case. So si Dr. Abel Manalo rito to, si Manalo K9, and kasama natin ngayon si Sir John Bautista ng VOM HAUSE FREEMAN Rottweilers. Sir John. So itong topic natin ngayon tungkol sa PCCI dog shows, Rottweilers. So sa mga mahilig dyan sa mga working dogs, mga Rottweilers at sa dog shows, matutuwa kayo ngayon sa ating segment with Sir John Bautista. Entry daw dito sa circuit show nasa $500 daw per dog. Well, yes. 25,000 pesos yun. Sa mga foreign entries yon. Ah, okay. Pero sa amin, 5,000 to 6,500 yung entry fee. Per dog. 5,000 to 6,500 per dog ang kailangan para makapasok ito sa circuit show. Pero yung mga ordinary shows ng PCCI, magkano? 2,200 something. 2,200. Kaya mag-astos din, ano? Mag-astos yes. din mag-dog show. Oo. Pero bawi nyo ba yon doon sa mga i-increase na yung value ng aso mo dating hindi mga champion? Mag-i-increase kasi yon kapag ka-champion na sila o grand champion. Bawi nyo ba lahat yung mga ginagastos? Junior, Akita, well, to be honest, hindi. Masakit. Oo, oh, masakit naman, masakit. Pero it's a passion. So, ganun anong, talaga. Anong sinasabi ng asawa nyo dyan? Okay ba siya sa gastos niyo na hindi naman kayo nakakabawi? Hindi rin. Hindi rin. Pero, yeah, well, masaya naman. So, hindi rin. Naligayahan nyo naman ang gusto ng misis nyo. Ano, ganyan din yung misis ko kasi. Nandiyan naman sila kanina, nanonood naman. Okay naman. Pagka gumagastos ako ng hindi, ano, hindi nababawi, ano na yan eh, ba natingin sa kasi amin? if you're, para sa amin, if you want to own a dog, do it for the right reasons. Which is definitely not the business side of, if you're getting a dog is not for business purposes. Some people do it that way, wala naman tayong karapatang sabihing mali sila. Uh-oh. Pero para sa amin, kumbaga, definitely hindi yun. No, kasi, no, ang dami dito mga dogs na 1 million ang worth ng dog. Oh, yes. Or oh, yes. Oh, so very common yun. Dito, hindi naman very common. Pero sabihin na natin, meron talaga. Meron. Oo, marami. May advantage ba yung mga nag-import ng mga dogs kesa yung mga local ang breeding? Well, essentially, yes. Kasi yung mga yon, kaya rin umabot ng ganung kamahal yon, kasi you're buying quality. And most likely, yung mga yon nanalo na rin sa ibang bansa. So, oo, meron. So, ibig sabihin ba na mahina yung mga breeders sa Pilipinas? They don't know what they're doing, kaya kailangan natin mag-import mga dogs? Well, it doesn't actually na mean na mas mahina yung breeders ng Pilipinas. Pero I'd like to think na dahil nga mas malaki yung gene pool abroad, so mas magaganda yung climate, di ba? Talagang I'd have to say na lamang ang imported. Mas lamang ang imported. Pero we're hoping na local dogs can catch up. Like ngayon, we entered, I think, 3 or 4 local dogs. Medyo nakalusot naman. So ano? Would you say na may mga breeders sa Pilipinas na at par na sa international standard? Oh, at par is a very big word. And the international standard is already set too high. In the case of Rottweilers, I'd have to be honest, medyo hindi pa. Uh-huh. Hindi pa talaga. What do you think would be the main reason kaya hindi tayo makahabol sa ibang bansa? Well, yun nga, yung gene pool. Gene pool abroad is very, masyado ng malaki yan. And then yung climate. And then, dito naman, talagang ilan lang, na, since ilan lang yung nagsushow, yan lang naman yung mga proven na quality nila. So, ang liit-liit yun ng pagpipilian mo. So, limited pa rin pala yung gene pool. Kahit yes. Ang dami nang nag-i-import. Ano? Yes. Okay, so alimbawa po, sa mga gustong bumili ng Rottweilers, let's talk about the specific breed, Rottweiler or Bullmastiff.
Would you say it's a family dog? Well, yes. Yes, kasi we can prove it's a family dog. As a matter of fact, yung partner ko, si Francis, yung mga bata, talagang kasama talaga. Talagang, I can attest na talagang family dog yan. Pero what works for us may not work for others. Kasi we, like I said, dahil alam nga namin yung aso namin, we're confident na okay yan for a family. Pero let's, kaya nga may, on the other hand, kaya nga may reputation yung Rottweiler na yan. Kasi meron talagang maraming gumawa niyan for the wrong reason. Of course, when you do something for the wrong reason, palpak din yung aso. For Southeast Asia Philippine born leaders, please proceed. So, meron tayong video about bloodlines. Pwede niyo panoorin yun. And yung link ay nasa ibabaw. So, Sir John, saan niyo binili yung karamihan sa mga stock ninyo? At the moment, we're just fleeing the main ring. Well, sa Europe, sa Serbia, doon talaga karamihan. Meron kaming mga asong nanggaling Germany, pero karamihan sa kanila galing Serbia. Eh, mga bullmastiffs naman, sir. Kumusta yung mga bullmastiffs? Well, typically ganun din. Kung ano yung story ng Rottweilers, typically ganun din ang bullmastiffs. You don't show up. Kaso mas maliit ang gene pool ng bullmastiffs kesa sa Rottweilers. Oh, okay. Dahil bihira yung naging mas point. Konti, oo. Mas konti. Ayan. So, ano masasabi nyo naman doon sa mga nakiklaim na yung mga working dogs na dinodog show ay sinisira daw nila yung breed ng working dahil daw nawawala na daw yung working characteristics? Well, not necessarily. I disagree. Kasi pag sa dito sa conformation shows, well, sinusukat yung mga, like for example, yung length nung katawan ng aso, yung paa ng aso, sinusukat kung mahaba o hindi, yung IPN, kung ano. So, kung hindi ka pasok dun sa standard measurements niyan, of course, you can't perform well. Diba? And definitely, if you can't perform well, hindi ka papasok na working dog. Hindi ka pwede magtrabaho kung pipilay-pilay ka. I disagree. Alimbawa naman, sir, may kinilaman sa future plans. How long do you plan once to again, show your dogs? Prejudge be with the Rottweiler breed? Actually, nag-start to sa magulang pa namin. Mahilig din sa mga aso yung magulang namin. Ngayon, yung mga anak ko, mahilig din dun. Our first show anak ko, mahilig din dun, si Gino. So, I can't say. Baka matatagalan pa. So, tingin nyo, lalaki pa yung dog industry dito sa Pilipinas when it comes to mga... Well, dog show community, I really hope na lumaki yan. Is it growing? Well, ngayon, yung isa mong kasama sa canine family, si Daryl, is the first time na sumali dito sa dog show. I hope people follow yung path niya. So, hoping na lumaki. How would you invite other people na mag-dog show or ano bang masasabi niyo sa kanila? If you're after, 'di ba? Kung gusto mo mag-hobby, you want to prove yourself, you want to prove the quality of your stocks. Sa dog show mo talaga magagawa 'yon. So masaya ba kayo talaga sa ginagawa niyo 'to? Masaya ngayon, pero until the time na magbabayad ka na. Patingin sir ng mga pwede bang makita 'yon? Ah, ito. Medals mo na. Well, yan yata. Yan yata pinakamahal na medal na. Yan nga Tinry ko isang la eh. Di ba pag ano, may mga championship titles din, bibigyan sila trophy pa. Meron din. Mga trophy. Mahal. Ito yung mga napapanalunan basically sa mga dog show. May prize money po ba? Shake hands lang. Shake hands. Oo. Parang makakamayan mo lang si Doc, parang okay na. Parang ganun. So, now we start with our first show. So marami na ba yung mga collection? Well, medyo marami-rami na rin. Or judge for tonight? Medyo marami-rami na rin. Sir John is the biggest... Mr. Ricardo Torres-Simos. We're not the biggest, but once we're just again, lucky we enough to be PCCI Top Rottweiler Breeder. So biggest when it comes to the number of dogs na titled ng mga PCCA dog shows, group number 1. Well, this year, kaya nga, we were lucky enough to be called yung PCCI Top Rottweiler Breeder. And I think Bullmastiff din. Kasi nga, naawa ng Diyos yung mga local born namin, mga sarili namin breeding. That's a champion. If you're going to get another breed, anong breed pa yung gusto niyo yung idagdag sa Rottweiler and Bullmastiff? Nako, wala na siguro. We're happy. Rottweiler talaga. Rottweilers.
Rottweilers talaga. Bakit yung pinili pala yung Rottweilers sa lahat ng mga breed? Ang totoo niyan, wash and wear kasi yung aso na yan eh. Parang maliit ang maintenance eh. Maliit ang maintenance and we want a dog na can protect, na loyal. Yung talaga yung characteristics niya as a whole. Kaya namin pinili yan. Hindi kailangan na masyadong grooming. Hindi kailangan na masyadong maintenance, exercise. Ah, exercise kailangan eh. Gusto namin medyo active yung lifestyle namin. Oh, kailangan active din talaga yung lifestyle. Oo. Okay, okay, okay na kami doon. Okay na kami doon. So, ano, may message ba kayo sa mga viewers natin sa Manalo K9? Yung try nyo yung K9, hindi naman sa totoo lang, hindi naman namin gagamitin kundi maganda. O yung dog food niya, try nyo. Actually yung sabon maganda rin eh. Pero yung dog food maganda, nasubukan namin sa for 2 months ginamit namin yung K9 sa ano eh, sa limang aso eh. Maganda, kaya try nila, maayos naman. Compared sa ibang mga dog food? Sa tagal namin dito, marami-rami na rin naman kami nasubukan. Okay, won't use it. Nasasalang kami dito. Uh-oh. Hindi ano, kundi okay. Kasi puppies nyo, no? Napagkita ko sa post nyo. Oo, malaki kasi nakasalalay dito. So, hindi kami gagamit ng ano, ng alam mo na, tatakbuhin. Ayun, so siguro minsan, Sir John, ipasyal nyo naman kami dun sa kennels ninyo. Kapita natin yung dogs. Dala kayong pagkain. Puppy competition. Dala kayong pagkain. Dala kayong pagkain, dala kayong main. Stand by tayo. A judge for tonight from Colombia. Juan Alberto Grillo. A round of applause, please. Para tayo po ay nakita ng mga pinakamagagandang mga ratwa. Oh, hindi naman, hindi naman. Malayong malayo pa talaga. So, salamat tayo kay Sir John sa oras na binigay niya sa akin. And sana natuwa kayo din sa information na nakuha natin. Finish now is reply. He so generously supplied to us today. Last in my view. Sir John, maraming salamat. Thank you. Thank you for sharing all your wisdom. Sana naman. Meron pa tayong mga iba pa mga sa St. Bernard. Thank you, thank you. Ciao, ciao. French Bulldog.